Hop, masaya araw mga paps. Okay, for today's video gagawa tayo ng electric fan. At kung bago pa lang sa channel ko, please like and subscribe. Ang gagawin natin ngayon ay isang stand fan na tinanggal ko na yung pinaka body niya kasi hindi naman kakasya rito sa lamesa natin. Okay. Sabi ni customer is ang problema raw nito is umuugong. Maanda naman daw yung makina kaya lang yung LC niya hindi gumagana. Ngayon testing natin. Mapapansin niyo. Umuugong lang siya. Ayan, tuturo ko sa inyo kung anong problema nito. Tara, samahan niyo ako. Okay mga paps, unang-una buksan natin to. Ayan, uy, dumi na pala. Ayan mga paps, minsan nagiging cost din yan yung sobrang dumi. Paano masabi? Kaya gumaganit yung ating bushing at shafting. Ito yung shafting, may papakita ko sa inyo yung bushing kung makikita niya. Kuha natin yung shafting. Nga pala sa mga beginners lang ha, ingat-ingat lang kayo. Yung mga marunong naman at ano, minsan talaga may mga marunong na talagang customer, wala naman problema. Sa mga nagtatry lang magbukas ng electric pan, ingat-ingat lang kasi bushing, shafting lang problema ito, baka madali niyo yung motor. Hindi totoo yan. Minsan kasi may mga ganyan, bushing, shafting lang yung problema niya, nadadali niyo yung motor. Kaya ingat-ingat lang mga paps. Ayan. Tanggalin natin yung capacitor niya. Ito yung capacitor na tinatawag. Tanggalin mo natin yung case. Ayan. Sa mga gustong matuto, please like and subscribe sa channel ko. Marami pa tayong ituturo sa inyo. Wala na. Finish na. Okay. Ingat-ingat lang sa pagbubukas ng makina ng motor ha. So ito yung pinaka mahirap na part niya, yung pagbubukas nito ng bushing at shafting, kasi hindi siya basta-basta talaga. Kaya kailangan talaga ng pag-iingat mga paps. Ngayon kahit hindi nyo natanggalin to, kung kaya nyo naman siyang dukutin ng ganito, wala lang yung problema. Yan, medyo mahirap lang talaga siyang ano, buksan. Kaya ingat-ingat lang kayo sa saka sa mga maglilinis ng electric pan, make sure huwag nyo nang bubuksan to. Kung di naman kayo talagang ano, veterans magbukas or natatakot kayo, may doubt kayo na magbukas nito, huwag na. Ma'am, galing mo pala dyan ha. Hindi ko alam ha. So baka lalo lang lumala yung problema. Sa next videos ko na lang, papakita ko sa inyo paano yung preventive maintenance. So ngayon, i-repair muna natin to para pagkakitaan. Sayang din. Pagkakitaan talaga, no? So weird. Okay. Yan, tatanggalin. Yung iba nito, mahirap tanggalin ha. Kailangan pagpukin. Pero ito, though mahirap siya, pero kinakaya naman ng ating screw. Bago yung tanggalin to mga paps, ito mga paps, bago yung tanggalin, may pin yan, yan. Tatanggalin nyo muna yan. Kasi hindi nyo basta-basta matatanggal yan pag wala, pag hindi nyo tinanggal to. Yan, pin. Siyempre, linisin nyo na rin to, may mga anik-anik. Oh. May anik-anik. Kailangan matanggal nyo yan. Kasi pag hindi nyo tinanggal yan, kailangan talaga tanggalin kasi hindi naman normal yan. Parang may problema ka. Sa mga nagbabalak pasukin yung gantong larangan, huwag kayong matakot. Mag-explore kayo. Lahat naman nakukuha sa tiyaga eh. Ngayon, pag natanggal nyo na yan, ayan, mabubuksan nyo na yan. Dito pa lang malalaman nyo na kung anong part yung may problema ang bushing. Yan, sa likuran.
Kasi hirap siyang buksan. Hirap siyang tanggalin. Oh, yun. Lamin na agad. Ayan. Sa likuran yung problema niya. Bushing. Titignan niyo lagi kung may damage yung motor. Ingatan niyo. Mga paps. Siyempre, brushin natin yung motor para lumilinis. Ingatan niyo lagi yan, mga paps. Mga, lalo na mga baguhan. Hindi naman baguhan, yung mga nagtatry na gumawa nito. Ginusto mo yan eh. Ingatan nyo lang lagi yung motor. Kasi instead na as kumita tayo is gagastos lang tayo. Mag-aabono pa tayo. Ingat-ingat lang din. Tanggalin nyo itong gearbox. Ayan. Ingat lang mga paps ha. Basta laging mag-ingat lang. Kaya naman yan. Lahat naman ang sira ng electric pa, nare-repair naman yan. Kung may pamalit ka or di-discarte mo lang, nasa yun na yan. And then, dati nga nililigaw pa, may discarte ka eh, dito pa kaya. Hindi, wow. Diba? Na ipang papakain na lang sa niligawan mo dati. May ganun. Gago! Ito, mga paps. Yun. Ito ang tinatawag na shafting. Iba-iba size niya, iba-ibang brand din. Meron yan. Ayan, medyo maganit na siya. Ayan, natuyuan na siya ng langis. Ayan. Kasi may mga, may proper tayo na paglalagay ng langis kasi. Hindi siya yung basa-basa tinutulo na lang. Relax lang, tuturo ko sa inyo. Ngayon, pwede pa naman siya kasi wala naman siyang gasgas. Medyo natuyuan lang talaga siya ng langis. Ayan. Nalagyan natin siya ng langis para medyo luminis siya. At kuminis-kinis. Ayan. Ayan. Madumi lang talaga itong gawin pero tsatsagayin nyo lang. Tandaan nyo. Mas masarap pa rin kumita sa malinis mo na paraan pero madumi ang kamay. O, di ba? Nahugutan pa natin. Ang basahan. Linis-linisin niya. Uy, may naalala kayo. Charot. Alas man buha nga mo, ha? Gusto niyo, huwag niyo, yung iba kasi medyo malalim to, yung iba nililiha. Sa mga nagliliha, make sure lang na talagang medyo manipis talaga yung liha niyo. Kasi yung iba, pag nililiha, lumalalim na yan, wala na kahit anong lagay niyo. Pwede naman palitan yan kung gasgado na talaga, kung talagang malalim na. Pero ito, pwede pa naman siya, lalangis na naman ito. Babaran nyo lang siya. Pwede na yan. Ingat lang kayo mga paps lagi ha. Okay. Ito yung syempre, pag pinalitan mo na to, palitan mo na rin to. Parehas naman sila, balance na sila. Kasi, yung dalawang run, pag ito pinalitan mo lang, ito masisira rin to. Linisin mo muna. Mahalaga pa rin yung malinis yung ginagalawan natin. Yung gagawin mo. Okay. Tone tips dyan. Yung iba, ginaganto lang yan sa yung sungkit. Ano ba pakialam mo? Ayan. Whoop! Buti hindi napunta sa kapitbahay. Ayan. Ano sa yung naman? Uy! I-plot mo lang tuloy kasi para hindi ka mahirapan ibalik mamaya. Ayun nyo. Uy, kitang-kita nyo naman. Ubus na, oh. 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 Eh. Oh. Ito nga palang tip ko, ha, sa inyo. Sa mga baguhan. Hindi naman sa mga baguhan talaga. Yung mga, may mga customer din talaga marunong. Huwag lang kayong basa-basa magpapalit ng bushing, mga paps. Palitan nyo rin po ng oil foam. Lalagyan nyo. Mahalaga po yan. Kahit anong palit mo ng bushing, pag walang oil foam, nako, sabi ko sa inyo. Parang kang nag-short na walang brief. Hahampasin kita, ha? Ganun lang yan, mga paps. Kaya lagay nyo siya ng oil foam. Yan.
Kasi hindi tatagal ang busing niya pag walang oil pump. Tandaan niyan. Ayan. Ayan kasi yung magiging oil parang oil depot niya. Preserve, nagre-reserve siya ng langis. Para in the long run, habang tumatakbo yung motor natin, napipiga niya yung oil pump para pumunta rin sa bushing. Hindi ka matutuyuan ng langis, promise. Ayan, palitan natin siya ng bushing. Dalawang bushing. Ayan muna natin din. Ayan ang use ng oil pump, tandaan niya mga paps. Kaya huwag kayong basta-basta magpapalit. Yung iba kasi, sinasabi lang. Ako, bushing ang problema yun, saka shafting. Oo, wala. Yung mga ganun talagang customer. Yung mga ganun ka maririnig. Pero, hindi nila alam, may oil pump yun na tinatawag. Oh my God! Wow! Ay, sige, matututo kayo rito eh. Manood lang kayo naman pag iba kasi, kanya-kanyang discarte lang ako, ito ang discarte ko. Wala lang problema kung kagayahin nyo ko. Huwag na kayo mangungutang, so wala tayong budget niya. Ayan. Yung. Wait lang, medyo flat pa siya. Ah, medyo nakabend pa yung pinakadulo niya. Ayan. Didiretso nyo lang siyang ganyan. Ayan mga pups. Ayan. Ito, discarte ko lang ito mga pups ha. Sa inyo na yan kung paanong discarte nyo. Basta tinuturo ko lang sa inyo yung mga discarte na tutunan ko lang sa sa YouTube. Minsan nag-YouTube ako dati. Hindi naman natin alam lahat eh. Ayan. Para medyo mag-lock siya, mapansin nyo bungi-bungi, di ba? Eh yung nagiging paraan niya, yung way niya para mag-lock yung itong pinaka cover natin ng bushing. Ayan. Sinabi pang lock natin. Kuha na kayo ng pinaka paborito niyong flat screw na itong lock niyo lang. Gumawa rin ako improvise na martilyo para hindi siya gaano mabigat. Ayan. Pit-pitin niyo lang yung pinaka cover niya. Para at least hindi siya gagalaw or gumalaw man siya is may kokontra sa kanya. Ayan. Ayan mga paps, mahigpit na siya. O ngayon saka nyo siya langisan mga paps ha. Ang paglalangis paps, ito yung pinakamatindi. Ito, basahin nyo yung oil pump. Yan o, sinungaling ka. Yan yung oil pump na nasa loob kasi para ka nagpaaral ng bata niyan. Ito yung baon niya. Yan, ito yung magiging baon niya. Sabihin, pagigihin mo, ganun lang yun. Kala mo naman, may baon talaga nung nag-aaral. Yun. Wala naman. Kapal na mukha mo! Ayan. Ito, mga paps, tuturo sa inyo. Pag ito, hindi mo matanggal. Ayan. Hindi mo siya matanggal na ganyan. Uy, matanggal ko. May kayabangan to. Yung iba kasi hindi mo matanggal eh. Ang ginagawa ng iba dito, dito tinitira yan para mabangis. Pero dahil natanggal ko, dahil sa may dumaan kasing aso, nagulat ako kaya natanggal ko. Okay. Ang aga-aga, baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Okay. Ito yung pinakamadaling bushing, yan ang cover ng bushing na nakikita natin. But syempre, oil pump, mahalaga yan ha. Lagyan yan, oil pump. Bushing. Eh iba nakapasin nila, sabi nila, bago pa lang daw yung electric pa nila. Ganun daw agad umuubong. Siyempre sa mga tinda kasi, minsan nai-stock yan eh. Kaya parinig ka ng parinig eh. Minsan may mga temperature, may mga area na mainit, may mga warehouse. Eh ang gagawin nyo, eto para tips ha. Pagkabilin nyo, di ba? Ang motor, ang electric pa naman, pag binili nyo, nakakalas pa siya. Yung wala pa siyang blade, walang ano. Patakan nyo ng langis lang. Langis. Langisan nyo. Yung iba kasi marurunong. Papatakan nyo ng langis. Walang problema yun. Matitibay naman yung ibang electric pa na nabibili. Saka na ako magbabanggit pag may, ano na tayo. Pag in-sponsoran na nila ako. Yung mukha mo,
Pupulbusin ko. Egol tayo eh. Malalaman nyo rin yan pagka marami na tayong subscribers. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga malulupit na electric pan. Talagang sulit yung binayad nyo. Saka na, pag may ads na tayo ha. Kasi egol pa tayo. Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka ha. Yan. Mapasin nyo, pre-wheel na siya, maganda na yung ikot niya. Brush-brush lang natin ng konti. Brush. Saka natin siya ibalik ulit sa dati. Ngayon, pag hindi nyo maibalik sa dati, bilhin na kayong bago electric pan, sabihin nyo sa mayari. Kasi, wala na. Egol na. De, tatandaan nyo lang lagi kung paano nyo siya kinalas. Ngayon ang pinaka best way doon. Okay mga paps, ito na yung ating finished product. Ito yung kayo nang ginagawa natin. Ngayon, okay na siya. Sasaksakan lang natin siya. Yan. Ang ganda ng ikot niya. Oh my God! Wow! Hindi na siya maganit. Swabe na yung ikot niya mga paps. Ayan. Mapansin niya ha. May basta pag umugong lang, check nyo muna kung pa-check nyo kung bushing or shafting yan. Huwag basta-basta maglalangis, ha? Kasi ibang klase yung paglalangis nito. Basta pag hindi nyo naman kaya, tumawag agad kayo ng technician. O isang mga gustong matuto pa dyan, just watch my YouTube channel. Okay? Okay na to, i-kukubera ko na lang to, nalagyan na natin ito ng kaha niya. Okay, sa lahat ng mga gustong matuto, sana po may natutunan kayo sa video natin ngayong araw na to. At salamat. At kung bago pa lang kayo ha, sa channel ko, please like and subscribe para marami pa tayong maibigay sa inyo ng mga tutorial videos sa paggawa ng electric pan at washing. Salamat!